Hi, good day. This is Arlie Constantino, sales consultant from Kialabang, and I'm inviting you here in our dealership. And if you have further questions regarding our promo, kindly contact my number at 0948-664-8814. So, ipa-flash na lang namin yung number ni Sir Arlie sa screen para mas madali niyo siyang makontak. Tinika? And kung gusto nyo mag-visit dito, kontakin nyo lang si Sir Arlie Constantino dito sa Alabang, Kia. And marami silang mga sasakyan dito na magaganda. And umpisa na namin review yung Stinger. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarView PH, and hit the thumbs up bell and that notification bell para lagi kayong updated. Right, so let's start with exterior naman. Thank you so much, sir. Pwede na po namin. Thank you. Good day, Carview Buddies! So ngayon, another vlog na naman dito sa Kia Alabang. So first time na pumunta dito and meron talaga tayo nakita dito ang Kia Stinger. So simulan na natin. In paper, this is the 2019 Kia Stinger 3.3 liters twin turbo V6 GT. So tinan nyo, napaka-ganda niya naman sa, well, sa picture, pero sa personal talaga iba yung dating niya. So meron na rin siyang updated na 2023 model na same generation globally na binibenta. So, wala pa tayo ng 2023. Pero ito, pag bumili kayo, covered pa rin siya ng 5 years warranty. So, the price of this biz is 3,235,000 pesos SRP. Pero dito sa Kia Alabang, nagbigay sila ng discount na 436,000 discount. So, magiging presyo niya na lang is 2,799,000 pesos. So, dito lang yan sa Kia Alabang. So, kung may pera talaga kami ni Daddy, bibili kami nito. Gusto ko na to. So kung gusto nyo mag-avail na to, may tatlong available colors, which is yung first yung meron tayo dito na chroma red, yung black pearl and white pearl. So yung chroma red na meron tayo dito, well, sa sports cars kasi, mas nakikita talaga natin karaniwan yung mga kulay red. So kitang-kita and makita mo talaga yung mga character designs niya. So mamaya pag-uusapan natin yan. Ang classification pala nito is a mid-size sedan na lumilevel na rin sa kagaya ng Toyota Camry and Honda Accord. Dahil nga V6 GT to, yung GT means yung Gran Turismo. So hindi lang siya sports edition. Makita rin natin yung pagka-luxurious look niya dito. More loaded features na to, dito natin pag-uusapan sa video na to kung ano ba yung mga yon. So simulan na natin. Let's start with first dito sa hood. Yung hood natin dito ay sobrang haba and napaka-wide niya. Tignan nyo naman, hindi ko naabot yung gitna pa lang, di ba? Well, may design na rin siya dito sa hood niya. So, hindi naman to normally na makikita natin sa kotse, pero nagbigay talaga siya ng character look. So, for me, maganda tong ganito. Ngayon, nasa headlights na tayo. Ang tawag dito ay bi-LED projector headlights. So, sa loob pa lang may makikita na tayong gloss black and mga silver accents. So, madami siyang design sa loob. Yung projector headlight niya. Then, may DRLs na rin siya, guys. At ang kaiba dito, unique yung turning signal light niya. Like this one, ang dami. So, mas maganda to pag gabi, makikita natin yung pagka-unique ng turning signal light niya. Dito naman, wala na tayong makikitang fog lamps, pero meron siya dito ang functional air dam for the aerodynamics. Yung design niya, kagaya lang nung nasa hood, pero for me, more like aircon vent siya, yung dito. Well, may gloss black, then meron na rin tayo dito ang apat na sensors. So ngayon guys, nakaupo ako dito sa sahig para makita rin natin up close and makita natin kung gaano ba ka-lowered tong luxurious sports car natin na Kia Stinger. So first, 2019 model pa rin yung Kia logo niya. Siguro pag dumating na yung 2023 model, mag-iba na yan. So okay pa rin naman siya, bumagay. Gawa nga ng pagka-chrome niya. Then yung tiger nose grill, yung kanyang signature look. Then yung pagkaiba niyang kulay dito is naka-chrome pa rin siya pero may pagka-blackish. Then, magkaiba yung kanyang grill. So, first, yung dito, may chrome na rin sa loob. Sa baba naman, yung mesh grill na meron na rin siya dito. Parang pa-chrome na blackish na may pa-shark screen. So, mas naging sportier look. Then, may camera pala dito, guys. I forgot. 360 degrees panoramic camera. Sa may bumper naman natin, para siyang may palip pa dito ang kulay black. So, nagbibigay talaga siya ng angas and design. So yung ground clearance pala natin dito guys is 130mm pero barely acceptable pa rin siya dahil nga yung sa mga Corolla Altis and Mazda 3, mga 130 to 135mm. So kapag nasa road ka, hindi ka pa rin mahihirapan kahit naka-lowered ka. And kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, tinan nyo naman, wala pa rin siyang matambok na hood, di ba? Napaka-slim. So good na goods yan para sa aerodynamics. So okay na ako sa front exterior, punta naman tayo sa engine. So now let's open the hood to see the Kia Stinger's engine. So may hydraulic assist na rin siyang kasama and napakalaki nga nung hood.
Ang specific type ng Kia engine natin dito, yung Stinger, is 3.3 liters twin turbo, V6 gasoline engine, dual CVT, rear wheel drive with 5 drive modes, 370 PS and 510 Nm of torque, 0 to 100 km per hour in 4.9 seconds. So mabilis na talaga siya tumakbo, nakaka 100 km sa 4 na segundo. Top speed of 270 and 8-speed automatic. So that's all for the engine sa ating Kia Stinger. So sarado na natin to. So guys, ito pala yung key fob ng Kia Stinger. So makikita natin yung mga pindutan niya dito sa gilid. May naka-chrome and yung leather. So leather na siya. Tapos yung Kia emblem. So makita lang natin dito yung lock, unlock, and yung sa power tailgate. So ang satisfying ilagay dito yung ano dahil nga napakalaki ng button. Ang particular dimensions pala ng ating Kia Stinger dito is first yung length niya na 4,830mm, yung width niya naman 1,870mm, at yung height niya naman na 1,400mm. So ang wheelbase pala natin dito guys is 2,905mm. So kung mahaba siya sa exterior, titingnan naman natin kasama mamaya si Ate Nika kung gaano baka kalawak yung sa knee room. So papakita niya sa iyo mamaya. So, simulan muna natin dito sa taas. So, dahil nga napaka-slim na itong ating Kia Stinger, tinan nyo naman yung ano, ang tangkad ko. Then, yung surroundings ng ating windows dito, sobrang laki pa rin ng visibility sa windows. Yung chrome niya is yung kagayangan ng sinasabi ko kanina. Well, ang tawag pala dito is dark chrome. So, chrome siya pero may pagka-blackish. Then, gloss black na itong kanyang pillar. Sa baba naman, yung kanyang door handle is body-colored pero smart key entry. So guys, yung kulay nito is yung pa-dark chrome clothed. Then may kasama na siyang gloss black dito sa gilid. Meron tayong makikita ditong LED turning signal light with paddle lamps and 360 degrees camera. So pag bumukas siya, makita rin natin dito na meron na siyang kasamang blind spot monitoring and heated side mirrors. So siya na yung mag-heated para kapag naghahamog yung kanyang side mirrors, para mas madali kayo makita. So, electric, power fold, and power adjust na siya. With auto dimming na rin. Dito sa baba, meron tayong aero fender trim, which is kakulay lang nung sa taas ng windows and dito sa side mirrors and dun sa harap. So, functional air vents na rin to guys. Then, yung character lines niya is parang smooth lang na kinonekta dito. So, maganda nga yung pagka-design. Tapos, meron na rin siya dito, character lines. Dito naman, sa gulong natin is first, yung sukat niya ay magkaiba. Paano nga ba nagkaiba? Sa harap kasi guys, is 225 over 40 R19. Samantalang doon naman sa rear end, is 255 over 35 R19. So, mas malaki yung nasa likod dahil nga yung kotse natin dito ng Kia Stinger is rear wheel drive. So, yung pagka-kulay niya or pagka-design niya is two-toned, pero pa, mukha siyang pa-starfish. Hindi natin makikita yung lug nuts dito dahil nga may takip na Kia. Yung isa pa sa maganda dito, guys, yung kanyang disc brake. Well, all disc brake na rin siya, yung front and rear. Kaso nga lang, yung disc brake niya dito is branded, so Brembo. So, nakikita ko lang to sa mga PC games, yung mga car games. Then, high performance na siya, guys. So, speaking of the suspensions, yung sa harap natin ay MacPherson strut, samantalang yung sa rear end naman ay multi-link. So, punta naman tayo sa likod. Unlike the other sedans, yung fastback kasi dito is may sensor siya sa gilid. So, kapag nag-walk ka dito, hindi na kailangan nung sisipain or di kaya aanohin, like pipindutin. Well, eto, kusa na siyang magbubukas para sa'yo. Well, makita natin dito na kagaya nga ng sinasabi ko, yung rear glass is kasama na. Tapos yung hydraulic bar niya dito is mas mataba talaga kaysa dun sa meron kami sa Ertiga. Well, papakita lang namin yung video. Tapos meron na rin siya dito ang kasamang privacy cover. So overall, yung space natin dito sa trunk natin is 400 liters. Then, kapag naka-fold naman yung back seat or yung rear end dito, is nagkaka-space siya up to 1,100 liters. So, shallow lang yung kanyang overall storage. Hindi siya mahirap pag may kukunin. So, dito naman sa ilalim, meron tayong spare tire and yung mga tools, yung air compressor. Ito. So, sarado na natin. Pindutin lang. So, hindi siya hassle. Hindi rin siya ganun kabagalan pag sarado and pagbukas. So guys, sa rear end, makikita naman natin yung shark's fin antenna. Then yung rear glass natin na sobrang laki talaga. Then yung defoggers. Dito pala guys, well, napapansin natin sa iba yung spoiler niya is
medyo nandito, pero yung tawag dito is lip edge spoiler. So yung ilaw natin dito is combination of LED lights. So yung pagka-design niya, ibang-iba na rin gawa ng Luxurious Sport Edition. Yung Kia emblem, yung badging ng GT at yung Stinger. Well, meron na rin tayo ditong reverse camera. Then, 4-eyed sensors. So guys, dito sa baba, meron tayo ditong diffuser with 4 quad exhaust pipe na all functional. So yung kulay natin dito is gloss black, like dun sa harap. Then meron na rin siyang kasamang reflector, tsaka yung air vents dito. Kaso nga lang, yung air vent dito guys, hindi na siya functional. So design na lang siya. Then, sa loob, yung spare tire natin dun is temporary lang. So that's all for the rear end. Punta naman natin sa Atenica para ma-review yung mga loaded features sa loob at makita kung ano ba talagang itsura ng loob ng Stinger. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarView PH. And thank you so much, Sarah, sa pag-explain ng exterior ng Stinger. Ngayon naman, proceed tayo sa interior ng Stinger. First, unahin ko muna yung door panel niya, which is nakikita nyo rito, soft touch material. Very soft, hindi siya hard. Plastic, yung pagkakagawa niya, and yung door handle niya nandito din. Meron din tayong soft touch din dito sa may power window niya. And also, meron tayong bottle holder dito. At kung napapansin niyo yung speaker niya is Harman Kardon. Meron tayong 13 speaker dito sa Stinger, kasi nakikita niyo naman door panel pa lang, tatlo na yun nandito. And proceed tayo dito sa loob, tignan natin kung anong amenities yung meron. And nandito na ako sa loob ng Stinger. Tignan natin kung ano yung mga meron dito. First, we have dome light. And yung grab handle niya, left and right, meron din. At kung mapapansin ninyo, upuan natin yung leather seats. And napaka-wide niya para sa akin tignan. Seat belt, and also meron din siyang ISOFIX here. At yung kanyang armrest, malaki din. Two cup holders yung meron dito. At meron din siya ditong side pocket dito. May pocket din siya. Hindi ko mainitan dito. Kasi, ayan, kung nakikita ninyo, naiikot yung aircon niya, dalawa yung aircon niya. Maganda yung pagkakadesign din ng kanyang aircon. And meron din tayong 12-volt socket, USB, nandito na rin. At tingnan natin yung space na meron dito. Kasi, palagay ko, para sa mga sporty car na meron, maluwag to. Hindi naman sobra, pero maluwag. Kasi unlike sa iba na nasasakin ko, na sporty car, is nakagano na ako. Medyo masikip siya. Pero dito, maluwag na to para sa akin. Para sa mga sporty car na tulad ng Stinger na meron dito. And tingnan natin yung space, yung headroom niya. Meron pa akong isa na dadangkal dito. At dito rin sa kanyang knee room, dalawa pa. Sa foot niya, comfortable na naman din ako. Very comfy. Dito, so overall, wala naman din ako masabi. At bago ko makalimutan, yung headliner niya is black, kung napapansin ninyo, black. At dito, palagay ko, dalawa lang din yung masasakyan. Pero kung siguro maliit na bata, maliit na maliit, pwede dito sa gitna. Kasi kung mapapansin ninyo, kaya nasabi ko na dalawa lang yung masasakyan dito. Kasi meron tayo dito tinatawag na dito sa gitna. So ang hirap niya, diba? Kung dito ka nakaupo. Pero okay na to para saan sa sporty car, kasi very, ano naman, maluwag siya and wide naman yung upuan niya. At okay na ako dito sa second row. Proceed naman tayo dun sa passenger seat. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and also our Facebook page. Arats! Alright, and let's check kung comfortable ako dito sa passenger seat. Explain ko lang. For me, malambot kasi leather type siya. And wide din siya. Tapos, nakakagalaw naman ako ng maayos dito sa passenger seat. Tingnan natin, meron tayong 8-way power adjustment dito. Tapos may lumbar support pa. Tingnan natin. So, naangat ko yung upuan ko. Kung gusto niyo ma-recline, ganyan nyo lang. Tapos, dito naman, na-abante siya. Tapos, na-atras din. So, yung kinagandahan dito sa upuan ng Stinger. And, yung step seal, meron din siyang step seal. Wala nga lang nakasulat, pero all goods naman. Dito, meron din siyang grab handle. Magkabila din doon sa... meron ba doon? Ay, wala pa na doon. Dito lang. Sa passenger seat lang may grab handle. Sa driver seat is wala, nakita ko. At yung kanya namang vanity mirror siya. Tapos yung ilaw niya nandito, wala rito. Matik yan pag binuksan yung vanity mirror. Bubukas yung ilaw dito sa visor natin. And yung kanya naman dashboard is leather type din. And tingnan natin yung kanyang glove box. Alright, yun yung manual. Pwede nyo lagay mga documents dito. At yung kanyang material dito, I don't know, just comment na lang below. Sweat, whatever. Parang yung sapatos ko na boots, di ba? Let's proceed sa driver seat. And nandito na ako sa driver seat. Explain ko lang yung pinaka-taas niya na meron tayong map light here. Map light.
Kakaiba yung ano niya, ilaw niya for me. At may sunglass holder na din. Tapos yung ating rear view mirror is auto dim light na. So electronic siya. Kung mapapansin niyo yung ating infotainment system, meron tayong 8 inches, Apple CarPlay, Android Auto. Tapos yung speaker niya is nasa likod nandito. Meron. Kasi nga sabi ko nga 13 speaker, so meron din dito sa likod ng infotainment system niya. Tapos natuwa lang ako kasi tatlo yung aircon niya rito, tapos naiikot pa. Ang ganda ng pagkakadesign niya. And dito sa pinakamaba niya is controls to para sa infotainment system natin, kung mapapansin niyo. At ito yung hazard sa gitna. Bago ko makalimutan. And dual zone na yung ating aircon. So, pag pinihit nyo, makikita nyo sa infotainment system, lalabas yan yung temperature niya. So, dual zone nga siya, sabi ko. Kagaya na nabanggit ko. And, tas kakaiba yung design niya rito eh. Kasi meron siyang takip. So, pag ina-inano nyo siya, makikita nyo na may wireless charging. So, pwede nyo i-charge yung phone, yung any phone. Tapos, meron tayong 12-volt socket, auxiliary, USB. And kung mapapansin nyo, meron tayong dito yung design. Ito kakaiba kasi cup holder pala to. Kapag in-open nyo. O, diba? Tapos, ang ganda ng design niya. Very elegant. Very saucy yung dating for me. Tapos, brushed aluminum din. Tapos, makinis. Tapos, yung ating gear is parang may pagka-mouse type. Tapos, ito nga yung reverse, neutral drive, park. At meron din tayong drive mode dito. So, explain ko yung mamaya pag napakita ko na yung gauge natin. Tapos, electronic parking with auto hold na tayo. Meron din tayong traction control here. At ito naman is para sa ventilation na dalawang seats, na dalawang upuan. Ilaw yan. So, makikita ninyo. Yung blue, diba? So, for hot and cold. So, makikita nyo naman sa ilaw kung ano yun. At yung camera natin, 360 camera, makikita nyo rin. Once na pinindot nyo rito, makikita nyo dun sa infotainment system natin. Tapos may parking sensor na rin tayo. Ito naman para sa steering wheel sa pag-heat. For heater. Heater ng steering wheel. So, yun. At tingnan natin yung armrest niya. Ay, meron pa rin itong may space na konti. So, paglalagyan, yung armrest niya is malambot din. Ang gaang lang nyo. Diba? Napakadaling buksan. Meron din tayo dito yung additional tray. Maliit. And storage din. Oh, pipaka suede type din. Suede ba yun? Suede. Basta comment yun na lang. Yun. So, okay naman. Hindi siya masyado malalim. Lalagyan niya dito sa storage. And let's proceed dito sa steering wheel niya. It's leather type. So, flat bottom siya. Kasi sa iba, diba, super circle. Pero ito, may pagka-flat bottom. And piano black finish. Meron na rin tayong pinaka-GT, badge na GT dito. Di mawala yung logo ng Kia. At yung controls niya dito is sa left side calls for voice command. And also, dito naman, for cruise control and dito sa ating gauge. Pag nabuksan natin, mamaya explain ko yan. So, ito yung mga pindutan niya. At meron din siyang paddle shifter na nandito. At yung headlight niya is auto. Rain sensing din, auto din. At kung mapapansin ninyo, wala tayo dito yung, di ba, lagi ko inaano. Sa steering column, kung natitilt ba siya in telescopic kasi, nandito na siya, may pindutan siya. So, di ba, very comfortable ka na. Pag pinundot mo siya, so ito yung pinaka steering column niya. Technology na talaga ito, very techie and mag-aandalhin. Tapos meron din tayong sa steering wheel natin, kung nalalamigan yung kamay nyo, heated na rin siya. Kagaya na nabanggit ko rito na may pindutan. Okay na ako dito, so proceed tayo sa my gauge. Ha? Busina pala. Yun. And yung kanyang push start button is aluminum brush yung design. Open natin. O, di ba? Pag in-open, naangat din yung upuan ko. So, isa pa. Yon. So, tumunog yung sakyan kasi. Paano ito tumunog? Okay lang yan. Yon, wala. So, explain natin yung sa gauge niya. So, nandito, yung speedometer sa right side and left side is yung tachometer. Makikita nyo yung information na nandito sa gitna. Sabi ko nga, dito yung pindutan niya sa may steering wheel niya. So, makikita nyo yung tire pressure niya nandito. Yung settings, driver assistance, sounds niya. Nandito rin yung mga information na makikita nyo. Yung gauge, yung oil, yung average na lahat na binanggit ko, diba? Tapos, yung sa drive mode natin, explain ko yung kaninang pinakita ko. Meron tayong comfort. And simple lang yung kanyang animation. Hindi siya yung sobrang bonggang-bongga. So, may custom, tapos balik tayo sa comfort, tapos may eco, and may smart. And tignan natin yung aircon niya. Very simple, sa left and right, ganun. Hindi siya bilog katulad na nandito. So, pwede nyo, ito yung controls niya, yung pindutan niya, di ba? Circle lang.
Simple lang. Tapos, ito yung bukasan ng tailgate, tapos gas, and meron tayong blind spot monitoring. Kasama yun sa safety features natin mamaya. At ito yung ilaw para sa gauge niya. So, mapapansin ninyo, di ba? May ilaw. At yung kanyang pedal, kung papansin nyo, aluminum na rin. At may ilaw pa. Diba? May nakita yung shadow ko pag tinaas ko yung paa ko. Tapos may ilaw siya. And... outing seconds daw eh. Tapos yung kanyang driver seat is ganun din, comfortable din ako kaya sa passenger seat. Tapos meron siyang 8-way power adjustment. May lumbar support na rin. So, explain ko yun na angat ko yung sa likod niya, tapos nabababa ko dito yung upuan, tapos naangat ulit. Tapos ito, para to sa binti ko eh. Explain ko ah. Sana? Yun, ayun, umangat dito sa binti. Para agape siya. Mapapansin ninyo, di ba, umangat. So, komportable ka. Hindi sasakit yung mga binti mo rito. So, marami. 8-way power adjustment. Tapos, leather type na rin siya. Maganda kasi na-adjust ko yung upuan ko para sa driving position yung hindi kayo mahirapan. Alright, and proceed tayo sa pinakalas niya sa door panel. It's soft touch material, sabi ko nga. Tapos may door handle niya. And maganda dito kasi meron siyang soft touch din na leather type. Tapos yung mga controls niya nandito. Meron tayong design dito sa handle niya. Very, di ba, makinis na makinis. At ito, brushed aluminum yung kanyang design. Pagdating dito, tapos kung mapapansin nyo, meron tayo dito yung memory seats na tinatawag. So, isiset nyo lang yan. Ito yung sa power window, yung controls niya. Tapos, nandito na rin yung para sa side mirror. Tapos, door lock and unlock, nandito na rin. At, bottle holder, sabi ko nga, may 13 speaker, hindi mawala. 13 speaker pa rin tayo dito sa Stinger. Tapos, same pa rin sa passenger seat, nandito na rin yung may ilaw na rin tayo dito. Bago kami mag-thumbnail ni Sarah, explain ko muna yung safety features ng Stinger. Meron tayong 7S RS airbags, 360 camera with front and rear sensors, blind spot monitoring, tire pressure monitoring, ABS, stability control, hill start assist, and ISOFIX. Alright, and natapos na namin reviewin yung Stinger na napakandang sasakyan. Flash na lang namin sa screen yung contact number ni Sir Arlie Constantino para makapag-visit kayo dito sa Kia Alabang. So guys, kung makikita niya, nasa loob kami ng Kia Carnival upang pakita sa inyo kung gaano kalawag and napakaganda ng seat. So sana ma-review namin to sa mga next videos namin. And kung may katanungan kayo sa Stinger or di kaya sa mga iba pang kotse kagaya nitong Carnival, feel free to contact Sir Arlie. So, patunika. Alright, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Carby Page, and also our Facebook page. And thank you again and again, Kia Alabang and kay Sir Arlie Constantino. And see you on our next videos. Bye!